Ay, in short, kumababaya. Nani yan ah. Bukolaychi ate. May malaki? Magkaning dalawa? 40. Sige po. Ilan mo? Masarap yung bukolaychi. Ngayon ko pa lang. Meron po tayong naka-takeout. May ganito. Sige, isang, may plain. Meron po. Isang lychee, isang plain. Ganito siya. Oo. Try, mano muna yung plain, ma'am. Ay, yung lychee, ganito po ba yung plain sa'yo? Oo. Mano muna yung lychee. Baka mas gusto mo yung lychee. Okay. Kaya na po. Sige po. Lychee na. Pale. Pure sea salt. Bali, 18 eh. Okay. Thank you, ate. Thank you po, madam. Alright, it's so hard to open. Ayan. Uy, manyaman yung lychee. Sasali kong kay, buko. Tapos yung may itong lychee. Tapos sabi na, ali mama, natakman may pa yung lychee yan. Bayo may kaya ng buko. So ayan, gaya ho na sinabi ko kahapon, kukunin natin yung mga in-order kong pagkain ng mga alaga natin. So, sa Nepo Mart. Ano lang naman? Mga... siguro 10 minutes or 15 minutes driving away kung wala namang traffic. So, supposedly, sa mga gantong araw, kung hindi pandemic, talagang aabot ka ng isang oras papunta lang ng Angeles. So, para pumunta ka na rin ng Manila or mas mauna ka pa nga pumunta ng Manila kung mag-expressway ka or NLEX. So, anyway, let's go. At itutur ko kayo sa aking POV. Alright? Tara po. Sarap mag-swimming. Sarap po mag-beach. Pero, tiis-tiis ganda muna ho. Mag-shower na lang muna ng 3 beses sa isang araw. Mahirap na yung pa-travel-travel. Sobrang hassle. Sobrang hassle po. Ayan, at nasa daan na ho tayo na sobrang init. Okay. Usually ho, pag gantong Sabado de Gloria, eh talagang parang ano na rin, diba? Celebration na rin ho sa muling pagkabuhay sa mga Katoliko at sa mga ibang relihiyon pa na naniniwala sa mga sa Holy Week or yung tradisyon na Holy Week na ginagawa rin nila. Usually ho, nagsiswimming kami, magpipinsan or kami-kami lang magkakamag-anak or mga friends lang sa kung saang malapit na resort dito sa Pampanga or dito sa lugar namin. Pero minsan naman ho, talagang nakasanayan namin na mag-beach. Yan. So, kung hindi sa Subic, sa Bataan, yun lang yung mga pinakamalapit naman na ano na pwedeng puntahan na dagat kadikit ng Pampanga. So yan, medyo malubak yung daan doon. So uy, sobrang traffic. 10 minutes or 15 minutes driving away. Ito lang ho yung dilemma ko sa ano. Or kahit hindi man siguro ako mga ibang driver na palabas ng Dao sa mga gantong panahon kapag binabalik nila yung checkpoint. So, hindi naman ho ako against sa pag-checkpoint. Pero, yun, sana kung ganito rin naman yung traffic na aabutan mo araw-araw, eh sana talaga pong ano, higpitan at i-check mabuti kung talaga yung mga matatanda hindi lumalabas or mga bata, lalong-lalo na ho yung mga pampasadang sasakyan or pampublikong sasakyan.
Ayan, di naman gumagalaw. So, andito pa lang tayo sa may... Sa bungad pa lang actually to. Bungad ng Dau. Ayan, yung McDonald's, Burger King, Jollibee. So, yan. Ang traffic kung ito, eh, hanggang dun na yan, malapit sa Shell, sa Astro Park, sa roundabout. Saktong alas 10 na ho ngayon ng umaga, so di ko lang ho sure kung gano'ng katagal tong traffic na to. Okay ho, time check, 10:30, so I've been here na mga almost 30 minutes na. Almost 30 minutes. Ayan pa rin ho, nasa tapat pa lang ho ako ng Burger King. So, hindi ko alam ho kung ano yung meron dun sa dulo ng checkpoint at kung anong klaseng pag-check yung chine-check nila. Puro check-check. Anyhow, again, it's 10:32 at andun na yung seller. So, unexpected naman to. Di naman natin na-expect lahat. So, ayan, chill lang. Again, I will update you po sa ano. Kung ano man yung meron sa dulo, eh, kukuhanin natin. Ayan ho, medyo nakalampas na tayo ng Burger King. Siguro na isang sasakyan or dalawang sasakyan na lampas na SUV, ganun-ganun yung distance. So, nag 3-lane na ho sila. Yan, may mga ambulance pa sa likod. Ewan ko lang ho paano makakasingit. May mga papuntang ambulance, may mga palabas. So, I don't know kung ano yung sitwasyon dun sa dulo talaga. Kanina ho, nagdadalawang isip na ako kung iikot pa lang ako tapos magta Clark sa Mabalacat, Mary Help. So, naisip ko parang ganun din naman yung distance kung babalik ako. Pero, sana kanina ko pa ginawa nung nasa Dau pa lang ako, dun sa stoplight palapit sa Jumbo Genera. Kasi dun pa lang, bungad na ho yung traffic eh. Sana pala talaga nag Clark na lang ako Global City, so mas mabilis siya. Isang route pa ho is mag-NLEX tapos lalabas ng Marky Mall, pero doon naman napaka-traffic, Don Bonifacio tapos palabas ng Pandan Angeles. So sigurado gantong-ganto rin ho yung kalalabasan ng traffic. So yun yung isang resort lang yung isang Balakat. Yan, wala. Andito na ho tayo sa gitna. Malapit na. And mag-iisang oras na rin ako nandito. So, parang wala na rin hong sense kung iikot pa ako at babalik. Update ho dun sa seller na imimit ko ng 11. 4 minutes na lang ho eh. Mag-11 at nandun na siya ng 10:30. So, tinawagan ko na lang ho yung kaibigan ko na nag-order din ng mga pagkain ng mga pusa. So, kaya nakuha ko na lang ho sa kanya at nagpapahintay na lang ho ako doon nang hingi ng pabor. So nakakahiyaman kasi wala naman talagang lugar na pwedeng mapagstayan. Bit niya yung mga 10 bags. 10 kilong individually packed sa 1 kilong bag ng cat food o yung mga feeds. So yun. Laho eh. No choice talaga. Eto, wala. As in, stagnant na lang ho talaga ganyan. Ay. Ayan, si Kuya Truck, eh, nagmamadali. Sige, Kuya. Talagang, kung nagmamadali ka, eh, mauna ka na. Okay? Okay po. Gets ko na yung mga... So, diyan ma'am, media? Hindi pa. Ah, okay. Sige po ma'am. Sige. Thank you, Kuya. Bakan Bridge na ho tayo. So, napakabilis talaga. Ewan ko lang ho. So, talaga siguro sinasala nila kung isa-isa yung mga lumalabas. Tinatanong nila kung anong purpose mo. Anong kadahilanan? Ewan ko lang sa mga public or yung mga jeep. Palengke San Nicolas. Eto ho.
Angeles Rotonda sa wakas. Ito, magle-left po tayo dito sa Toto Bits. Toto Bits. Okay, si Kuya. Ayan, padaanan natin si Kuya. At nagdalawang isip din ako. Okay. Target locked. At ito ho yung meeting place namin dapat ng seller. Siguro andito pa yung kasama ko. Ayun. Amamot. So maluwag po yung dali ng traffic papasok ng Dao. Ayan ho. So sana ganito kanina yung paglabas. So, siguro wala man akong isang oras kung ganito rin yung paglabas ko kanina, ganito kaluwag. Pero mukhang ganito pa rin yung paglabas nila kahit hanggang ngayon. Sinasala ho talaga nila isa-isa. Which is very good naman. Ayan ho, ganyan yung haba ng traffic na dinanas ko kanina. Okay, so advice ko lang dito sa mga taga-Dao or lahat ng manggagaling ng Mabalacat or yung mga nanggaling ng ano, siguro Manila kasi papasok din to ng ano, point of entry din to ng mga taga-Manila, Bulacan, from south and north. Ito yung pinaka-pinaka center din, kaya chine-check talaga nila. Ayan. Dapat dito laging full tank yung gasolina mo kung aalis ka ng alas 8 ng umaga. So maganda, alas 6. Kasi naranasan ko na yun last ECQ, last pandemic, last year. So aalis ako ng office, I mean sa bahay, ng mga alas 6 ng umaga. Ganun din pag-uwi kung gusto ko ng maluwag. Pero syempre, kanina may purpose tayo bakit tayo lumabas ng alas 11 dahil nga may kailangan tayong bilhin na essential. So hindi lang ho yung mga tao yung may mga essential na pangangailangan, pati rin ho yung mga of course alaga natin na mga pets sa bahay, kasi responsibilidad natin sila and kapamilya ho natin sila. So para sa akin at para sa mga pet lover din ho na katulad ko, kapamilya ang touring sa mga alaga nila. Okay po, so tapusin ka na ho dito yung vlog at maraming salamat. So isang makabuluhang Sabado de Gloria ang nangyari sa araw na to. At samahan niyo ulit ako sa susunod pa na mga errands natin at mga biyahe natin. Hanggang sa muli. Bye! Thank you!